san siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa panglima tayo na linggo sa pangkalimang panahon sa taon ka. Ito po ay linggo para ating pagnilayan ang ating paglingkod ng Panginoon. Isama natin sa misang ito ang mga intensyon na naitala para sa misang ito, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno, kay mga naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at na cross-posting sa mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating paglalakbay bilang simbahang sinodal at ating isama rin sa ating misa ang intensyon para pagparami sa bokasyon sa pagpapari, paging reliyoso, at paging misyonero. Mga minamahal kong mga kapatid, sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat. Nauunawaan ni na Isayas, Pablo, at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipinamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng mga kapintasan, pinili pa rin sila ng may kapal. Tayong mga natitipon ngayon ay nilingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inaanyayahang maging kanyang mga mamalakaya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan
kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa atang pag-asa nang ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may anim na pakpak. Walang tigil sila ng kakasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita noon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Noong ako'y tumatawag, tinanggap mo ang tugon ko. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo ang mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa nitong tupding lahat. Ang dahilan nito, Poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
At ngayon, ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nakatayo si Jesus sa baybayon ng lawa ng Hinisaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin.
nakalunsad na ang mga mangisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang nagsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon Pedro, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayun nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kahit kinayawa nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalang bangka sa halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanya mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay nasa ikalimang linggo tayo sa kanilang panahon sa taon ka. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pagsunod sa ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag ng ating poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Ito ay tinatawag na bukasyon. Bukasyon mula sa salitang Latin na bukare, pagtawag. Gaya ng pagtawag sa mga propeta na ating napakinggan ngayon sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 8, na kung saan ang dating nagmumura at nagsalita ng masama ni si Isaias ay tinawag ng Panginoon. Kaya nilagyan ng baga ng serapim na anghel ang bibig ni Isaias at siya'y nalinis na. Na ibig sabihin, kahit anumang ginagawa mo sa buhay, kapag kayo tinatawag ng Panginoon, magkaroon ka ng paglilinis, magkaroon ka ng pagdalisay sa iyong mga salita at mga kilos. Upang ayon pa sa Salmo 37, ang Panginoon ay papurihan, ang Panginoon ay paglingkuran. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 11, sinasabi ni San Pablo na dapat lahat ay bigyan natin ng malalim na saysay. Dahil ang Diyos ay tumawag sa atin sa isang masurprisa na paraan. Siya nag-uusig noon ng mga Kristiyano. Pero pinili siya ng Panginoong Hesus upang mag
pahiwatig, magtuturo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ibig sabihin dito, lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, anuman ang mga katayuan sa ating buhay. Kaya yung mga dating magmumura, hindi na magmumura sapagkat lagyan na ng baga ang kanilang mga bibig. At yung mga nag-uusig, hindi na magpahirap sa kanilang kapwa sapagkat ihulog sila sa kanilang kinatayuan gaya ni San Pablo. At hindi sila makakita hanggat hindi nila buksan ang kanilang puso at isipan para sa panampalataya sa Panginoon na ipahayag para sa iba. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 11, ang ating Panginoon ay pinagkalipumpunan, naging popular siya sa mga tao. Kaya siya ay naupo sa isang bangka, gaya ng isang tunay na guro, na maupo muna upang magtuturo ng katotohanan. At siya ay napunta sa bangka ni Simon Pedro at pagkatapos ng kanyang pagtuturo, sinasabi niya, pumalaot. Ibig sabihin, palalimin pa upang makahuli. Si Simon Pedro kaagad nagsabi, magdamag kaming nangingisda, wala kaming nahuli niya naman. Pero dahil sinasabi mo, gawin namin. At ginawa niya, sumunod siya. Ulitin ko po, sumunod siya kay Kristo. At ano nangyari? Halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Dalawang bangka, punong-puno na mga isda. Na ibig sabihin, kapag tayo sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang mga himala, ang mga bagay-bagay na kuminsan hindi natin makikita na ordinaryo ay mangyayari sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay magsurprisa sa atin, sapagkat ang Diyos ay tumatawag sa atin, kahit anuman ang kalagayan sa ating buhay. Dati man tayo makasalanan, lahat naman ay makasalanan, tinatawag pa rin ang Panginoon Diyos. Dating nagkritika sa simbahan, dating mga nag-uusig sa simbahan, tinatawag pa rin ang Panginoon Diyos na pupunta sa Kanya, magbalik loob at sumunod sa Panginoon. Kaya sinasabi sa versikulo 4, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Lucas, pupunta sa medyo malalim. Kapag palalimin po natin ang ating mga ginagawa sa buhay, at sa versikulo 10 ay iwanan natin ang lahat at sumunod sa Panginoon. Mayroon pong mga himala. At ang pinakahimala ay maugnay tayo ng maliliman sa ating Panginoon Diyos, maugnay tayo sa pag-ibig, maugnay tayo sa isang tunay na panampalataya na matibay at masigla. Ang ating mga pamiminto sa Kanya'y lumalalim pa. At ang ating pagsasaksi sa buhay ay nagiging tunay na taos-puso pa sapagkat lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig at pagmamahal. Ang mga magulang, ngayon ay taon ng pamilya, ay magiging misyonero at misyonero na, misyonero at misyonera sa kailang pamilya. At ang mga anak nila ay kasama, kasabay, sa pagtuklas, sa pagdiskubre sa Diyos, sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Ang mga manggagawa, ang mga kung ano man ang kanilang trabaho sa opisina, pribado man o sa pamalaan. Ang mga politiko at mga opisyal, kung ano man ang kanilang mga katayuan sa buhay, ay makatuklas na, makadiskubre na, makasumpong na sa presensya ng Diyos upang magbago na at gagawa na ng mabuti at hindi sa mga kasamaan at panlilinlang. Dahil dito, kung tayo ay magbalik loob, kung tayo ay babukas sa ating mga puso para sa presensya ng ating Panginoon, ang Panginoon ay sumasa atin. Sumasa atin siya na damang-dama natin, puno ng pag-ibig. At dahil sa ating
tunay na pananalig at panampalataya sa Kanya na buhay, tumitindit, lumalalim. At ang ating panalangin, paminto sa Kanya'y ito po'y lalo pang lumalalim at makarating sa pinakarurok. Tayo po ay naging misyonero, naging misyonera pagkatapos tayong sumunod sa panawagan ng Panginoon. Kulang na kulang po ang mga misyonero at misyonera, maging pare, religyoso o laiko na misyonero at misyonera sa buong mundo. Kinakailangan natin ang pagiging bahagi ng misyon. Ngayon ay nagsimula na tayo ng paglakbay bilang simbahang sinodal. Tayo'y nagkakaisa. Tayo'y makilahok sa isang misyon na isabuhay natin ang buhay na mayroong tunay na pananalig sa Diyos o panampalataya sa Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Ang ating pag-ibig ay ating isinasabuhay. Naway maging masigla ang ating buhay panampalataya dahil atin pong ginagawa ang ating pagiging Kristiyano na mayroong pagmamahalan at Kristiyanong pag-ibigan o pagmamahal. Anuman ang ating ginagawa, kapag ka may pag-ibig, may pagmamahal, ito'y napakahalaga na. Ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus. At ang ating buhay, kapag ka lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, para sa kabutihan ng iba ay para rin sa Diyos. Ang Diyos mismo ay siyang magnanahan sa loob ng ating mga puso. At tayo mismo ay makaranas ng isang kagalakan sa loob ng ating mga puso sapagkat siya'y nariyan sa buhay natin. Walang makapagpigil ni naman maski ang COVID-19 na pandemya. Walang pinakadakila o pinakamalaki, pinakamabigat na hadlang ang siya makapaghadlang para sa Panginoon. Sapagkat nariyan lagi ang Diyos at tayo'y tinatawag niya. Sumunod naman tayo sa Kanya upang matugunan natin ang Kanyang pagmamahal upang tayong lahat ay mabuhay din sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya po sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa cross na matay inilibing, na nausuranan mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon mungulang paririto to hukom sa nabuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, naming mapagmahal upang sa aming pagsusumikap may isa buhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo, kung puso kaming mananalangin. Panginoon, pususin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng inyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin
ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19. Nang buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal naming Ama, lalo na naming mahalin ang bawat isa na siyang aming daan rin upang mas lalo kaming mapagmahal at mapalapit sa iyo. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming tayo po ang lahat. Manalang niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait naming narito ay iyong ginawa upang mapaglas kaming mga mahina. Ipagkalo mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pagkikinabang sa buhay mong pagkailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang kanyang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang parit haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa namang yagsisiawit ng papuri sa numpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian,
langit, lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Tinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu, ang banal, makaloob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo idapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng banal na pagkupuri ay sa iyo, Diyos, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pa'y natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang halan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Higyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalobanan kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilis lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalbikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mong aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Upan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami yung niloob mong mapakainabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa pakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga aming karamdaman. Lingapin po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan na isa ng Kapanginahan, ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aantan na mo sa kanila ng kamalamahalang krus. Ngayon kayo lulhati na dyan sa langit. Nalagay mong pagitan na ilubhang magaling. Iyalin po sa mga Diyos, iyalin ang hinaing sa tulong po inyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 sa pagkaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihagos niya ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan niya ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon nito na may malala ng pangako ng sa binyag, na ikaw at ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaking taglay ng kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.